Okay, magandang umaga sa lahat ng mga viewers namin sa buong mundo at dito ulit tayo sa ating programa The Gospel of Jesus Christ. At ngayong umaga, nais kong ipakilala ang magiging kasama ko ngayon. Tutunghayan natin ang isang maiksing interview at ako'y nagpapasalamat na nagtatagumpay muli ang ating gawain. At ito yung, hindi ako nagkakamali, pangalawa o pangatlong interview ito sa mga tagumpay sa gawain, Brother Roland. No? Nandito ngayon si Brother Roland. Siya po'y galing sa Saudi Arabia. Dimam, no? Oh. Damam. Damam. Saudi Arabia. Siya po'y nanonood sa ating programa sa YouTube. Kinuntak niya ako sa Facebook na kapag makauwi siya sa Pilipinas, ay pupunta siya mismo sa Puting Kahoy Church. Gusto niya akong makikita ng personal. At gusto niyang magpabaptize sa Seventh-day Adventist. At nangyayari na ngayon ang iyong pangako sa akin. Opo. At dumating siya kagabi, doon siya natutulog sa bahay. Pero hindi ka makauwi na hindi mangyayari ang interview kasi mahalaga ito. At gusto namin na bawat testimonya ay bawat karanasan sa pagtatagumpay sa gawain, gusto namin ma-documented kasi gusto din namin makabahagi sa mga ilang mga tao na tumatanggap sa Panginoon. Pero bago tayo dadako sa ating personal interview, ang ating kaibigan si Brother Roland Iyoy, no? At ang ano, mamaya ipakilala mo ang iyong sarili, pero bago tayo dadako, tayo po yuyuko sa panalangin. Tayo po'y manalangin, mga kaibigan. Dakila naming Diyos, aming pinupuri at pinapasalamatan, Ama, ang inyong kabutihan sa aming buhay. At malaking tagumpay po ang nangyayari sa buhay ni Roland sapagkat nandito po siya sa Puting Kahoy sa isang layunin na tanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. At sa mga susunod na mga Sabado ay may schedule na namin ang kanyang bautismo. Pero bago namin matunghayan ang kanyang pagtanggap sa inyo sa pamamagitan ng bautismo, magkakaroon muna kami ng maiksing interview. Paano siya nahikayat, paano nadatnan ang inyong pabalita, paano ginagamit ninyo ang aming programa na makabahagi siya sa kaligtasan. Aming pinapasalamatan kayo at pinupuri sapagkat kayo, Panginoon, ang gumagamit sa amin bilang kasangkapan. At ang programang ito ay nagliligtas ng marami dahil sa inyong paggamit sa amin. Sa umagang ito, Ama, habang gagawin namin ito, maari ba? Pagkaloob ninyo sa amin ang inyong presensya, banal na espiritu, na aming pag-usapan ang mga bagay na nakalulugod sa inyong paningin, sa inyong kaluwalhatian, at aming hinihiling ang inyong pangangasiwa na ibabalik namin sa inyo, na maibalik namin ang inyong sa inyo ang pagpupuri, papasalamat sapagkat nailigtas ninyo ang isang tao na naghahanap ng kaligtasan. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Naway pagpapalain ninyo ang lahat ding nanonood na sila din ay ma-encourage na mapanuorin ang iba pa naming mga video para sa ikaliligtas ng bawat isa. Alam namin na malapit na kayong darating, hindi na magtatagal, at nawa ang aming hangarin, mahanda ang marami sa pagsalubong sa inyo. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ang pinakauna nating programa, Brother Roland, ay nais mo na babatiin, no? Bibigyan ko kayo ng panahon, babatiin ang iyong mga kasama sa Damam, no? Damam, Saudi Arabia, na siguro mapapanood kanila pagkatapos natin sa interview. At basta maganda din yung mababati lahat mong kakilala o kahit dito sa Pilipinas. Bibigyan kita ng pagkakataong batiin ang mga nanonood ngayon. Binabati ko po nga po pala yung mga kasama ko dyan sa Saudi, sa Damam, Saudi Arabia, na sana manood din kayo ng video na pinapakita dun sa ni Brother John Lumingkit na nakakapag-encourage po sa mga naghahanap po ng katotohanan. At binabati ko rin po yung aking pamilya nandito po sa Taytay, Rizal. Ilan po.
So, salamat. Doon na tayo sa pinakauna nating ano. Ang programa na ating, ang title ng ating programa, The Gospel of Jesus Christ. Okay. Kaya dati wala itong pangalan, pero na-encourage ako sa iba naming mga kasama kasi katulad ng pag-aralan natin, pero akin wala pa yung pangalan dati. Pero ngayon, nilagyan ko namin ito ng pangalan, The Gospel of Jesus Christ. At mayroon po akong programa sa YouTube. Sa mga hindi pa nakapanood, i-type lang ninyo ang John Lumingkit, mapapanood po ninyo ang lahat kong mga video. No, sa channel po ng aking kaibigan, si Serwin Pasamba. At mapapanood ninyo ang lahat nating mga video, lahat ng mga topic na gusto ninyong matutunghayan. At itatype lang ninyo ang aking pangalan. Ngayon, sa ating unang ano, kasi nangyayari na kayo na parito dahil nga magpabaptize kayo. Pero ang tanong ko, ating anong paano mo ninyo nasusumpungan o paano ninyo napapanood yung pinakaunang video talaga, no? Yung sa YouTube, paano ba nangyayari, no? Ikukwento mo sa ating viewers, no? Paano ninyo na napapanood ang programa namin sa YouTube? Nung umpisa po eh, naghahanap ako ng yun, nanonood lang po ako ng mga debate. Debate. Tapos si bigla ko lang po na napansin na may mensahe po na nakita ko po yung ano niyo video niyo. Title. Opo. And para po na ano ko na curious, sinubukan ko rin pong panoorin kung okay po ba. Eh yun po, yun okay naman po pala. Eh doon ko po naramdaman na tama po yung mga ano niyo, turuan, tinuturo. Naalala mo pa ba yung pinakaunang topic na ano, yung nagbigay tatak na panoorin pagkatapos mo na panood yung unang video na napapanood mo? Sa palagay ko, nanonood ka pa sa mga kasunod. Opo. So paano anong karanasan mo noon pagkatapos mo na panood yung pinakauna tapos nagiging sunod-sunod na? Okay. Anong mga topic yun, yung pinaka, yung una hanggang nasubaybayan mo? Pwede mo bang maikikwento sa ating viewers ano yung mga natatapos mong mga topic na napapanood? At anong natutunan mo sa mga bawat topic? Yung, hirap na. Sa yung natutunan ko po doon yung mga, kahit mga summarize lang, maiksi sa mga bawat topic na nagkakayakan. Yung tungkol po sa araw ng Sabat. O sa Sabat, isa ako din ano. Yung saan po naroroon ng mga patay. Mm-hmm. Kasi po eh, yung ang pagkakaalam ko po talaga, kapag ka po ay namatay ang isang tao, ang sabi po nila, umaalis daw po sa katawan. Uh-huh. Eh doon ko po nalaman na hindi po, wala po pala, hindi po pala lumalabas. Andun lang po pala kung natutulog, para lang po silang natutulog. Mm-hmm. Tapos yung yung panibagong Jerusalem na bagong sinasabi. Jerusalem. Oh, ito po yung mga topic na napapanood, mga kaibigan, tungkol sa Sabat. No, sa palagay ko sa Sabat nalalaman mo yung araw na ikapito, hindi pala araw ng Linggo. Oh. Natutunan mo ng Sabat pala, Saturday talaga, Sabado. At mapapanood po din ninyo ang mga topic na yan, no? Yung Sabat, John Lumingkit, itatype lang ninyo Sabat. Yung napapanood niya, mapapanood din ninyo sa YouTube. At yung kalagayan ng patay. Alam niyo, sa totoo lang, ang turo kasi sa Seventh-day Adventist, kakaiba tayo sa ibang religion. Uh-huh. Kasi ang turo nila, pagmamatay ang tao, diretso sa langit, diretso sa impyerno. At ang katuruan nila, mayroon ng impyerno sa ngayon. Pero pag titingnan natin ang biblical teaching, ay matutulog pa muna sila sa libingan, naghihintay. Kaya nga, ito yung mga katotohanan, mga kaibigan, na kanyang napapanood. Pero sa palagay ninyo, paano po
nagiging tatak ang aral ng Seventh-day Adventist na nakikita talaga ninyo sa no, na desisyonan talaga ninyo na ang turo namin ay totoo na nababasa talaga sa Biblia. No? Kaysa dati mong religion na kasi napapansin mo sa lahat ng mga nahikayat namin, mayroon talagang dahilan eh. Oh. Kung bakit sila nagpasya na sa sanib, sa Seventh-day Adventist dahil nakikita ninyo ang katotohanan. No? Gusto kong ano, paano nagpasimula na nababatid talaga ninyo, natitiyak na ang turo ng Seventh-day Adventist ay tunay na turo na tinuturo ng Biblia. Eh, sa unang video po, napapansin mo naman, mararamdaman mo po yung talagang totoo yung turo niya kasi hindi po siya lumalayo sa Biblia. Mm-mm. So, lahat ng mga tanong, lahat ng sagot, nanggagaling po sa Biblia. Sa Biblia. Pero sa inyong pag-ano, binabasa talaga ninyo ang Biblia habang nanonood kayo? Oo. Eh, kaya po, parang nakakaano din po na hindi mo po masasabing panluloko kasi yung lahat po na tanong nandun din po sa, yung sagot nandun po sa Biblia. Sa Biblia. Oo. Kaya, ano, yun talaga yung, ano na. Nakapo. Pero sa palaga, tatanungin kita kasi ang Saudi Arabia, sa palagay ko, ang alam ko, bawal doon ang Biblia. Oh, no? Pero paano ninyo natutunghayan yung mga aral namin na nakikita mo rin sa Biblia? Anong Biblia ang ginagamit mo doon? May ginagamit po akong Biblia pero dinownload ko lang po siya. Oo. Apps lang po siya. Apps? Opo. Bali sa cellphone mo na o sa laptop? Sa cellphone ko lang po siya nakikita. Sa cellphone. So lahat yun, ng mga programa namin, sinusubaybayan ninyo talaga sa Biblia. Oo. At ako'y nagpapasalamat na nakikita mo din ang buong katotohanan. Ano. At ngayon, mayroong mga iilang tanong na lang tayo na ating tatalakayin. No? At bago tayo magtatapos. Ito, yung ilang topic yung maalala mo pa kaya kung ilang topic ang napapanood mo. No, kasi sa palagay ko mayroon akong 50 na mga videos sa YouTube. Oh. No, na iba-iba ang topic. Mayroon nga ako diyang Daniel and Revelation. Opo. Pero yung mga naalala mo lang para ma-encourage din natin yung mga viewers na panoorin yung bawat topic. Yung kasama na po yung Daniel and Revelation, yung sa naroroon ng mga patay, yung ano po yung nalimutan ko po yung Yung Imperno. Imperno po. Napapanood mo yun. Opo. Ako na. Yung paglalang ng daigdig. Opo. Natatapos mo yun. Tapos yung paano pumasok ang kasalanan. Opo. Tapos ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Mga mahahaba yung aking video, napapansin mo. Pero pinagtsagaan mo yun. ang pagkatapos sa plano ng Diyos sa kaligtasan, kautusan. Opo. Sabat, tapos patungkol sa pagkain, sa malrumi at malinis. Oho. Napapanood din. Rin po. Tsaga, no? Kasi ganun kadami yung aking video. Opo. Tapos pinagsubukan ko pa yung madidetalye. Yung tapos, ano lang po, yung title lang po hindi ko na ano. Yung patungkol, Why Million Keep Sunday. Hindi po pa napapanood. Ay, na. Panoorin mo pa yun. Yung, may mga video ako sa bahay, bago ka makauwi sa inyo. Ay bibigyan ka namin ng mga video yung mga hindi pa natin napapanood. Yung mga video namin na binibigay, libre lang po 'yon. So kung mayroong mga anon kung gusto din niyo makasuporta sa aming ministry ay magbigay lang kayo ng kaunting donation, wala pong halaga 'yon pero kung gusto niyo makakatulong, tapos i-mail namin o i-LBC namin yung mga video na gusto ninyong mga kopya na magkakaroon kayo sa inyong tahanan. Gusto din naming makakatulong sa inyo. Kasi yung ating programa, non-profit po ito, nabubuhay lang din po kami sa mga suporta ng mga kapatid, mga viewers natin sa YouTube. No? At saka, pinapasalamatan din natin ang ano. So, kahapon, ang layunin talaga nila ni Brother Roland, mga kapatid, ay pupunta siya kahapon para magpabaptize. Tinanong ko nga kanina, okay ba sa iyo, magbaptize tayo ngayon? O mayroon din akong pastor na nakausap na
Okay din, pero gagawin namin mas maganda, mas solemne ang bautismo kapag gagawin natin sa araw ng Sabat. Okay. So pag-usapan na lang siguro natin kung dito tayo, dito natin gagawin ang bautismo o sa Rizal. Mayroon din tayong mga kaibigan doon. Opo. At makakontakt din natin sila anytime. Magkakaroon lang tayo ng arrangement pagkatapos. At atin ding titiyakin pa yung mga topic na hindi mo pa napapanood na kailangan, ay ibibigay ko na sa iyo yung kopya pagkatapos ay tuloy ka rin mag-aaral. Opo. At pagkatapos mo mabautismuhan at sa programa ng Central Luzon Conference, lahat ng mabautismuhan sa Adventistang Pananampalataya, mayroon po kayong libreng Biblia. No, ibibigay po yun sa mga taong nagtatalaga sa Panginoon. At ang layunin, patuloy ka pang mag-aaral. Opo. Kasi ang bautismo, hindi ito ang katapusan ng kaligtasan. Ang bautismo, ito po'y pasimula pa lamang. No? Ito pa lang yung iyong kapanganakan sa Panginoon. At bilang bagong panganak, kailangan kang lumago. At maranasan mo na bilang maliit na bata sa pananampalataya, ay katulad ng maliit na bata, ay parang milk muna ang pagkain. No? At hanggang mga aral na ano pa muna. Pero sa palagay ko, yung mga aral natin sa YouTube, hindi na yun milk eh. No? Medyo mabibigat na yung aral. Pero nagpapasalamat kami sa iyo, Brother Roland, opo, na nakikita mo. At ito yung huli nating katanungan. Paano mo nakikita ang panawagan ng Panginoon sa kaligtasan? Kasi alam ko yung programa namin sa YouTube, ano talaga yun? Kumukuha ng atensyon sa pagdesisyon sa paglilingkod, no? Uh-huh. Kasi pag mapanood ninyo yung ating ano, makikita ang layunin kasi namin sa aming programa, ipakita namin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Uh-huh. Ipapakita namin ang tama at mali. Uh-huh. At yung lahat na manonood, makikita nila kung ano ang panawagan ng Panginoon sa ano. Ito yung tanong ko, nakikita mo ba ang Diyos na nanawagan sa iyo personally? Na ikaw ay tinatawagan niya na maglilingkod sa kanya. Tinawagan niya sa isang panibagong buhay, no? Pagbuhay, oh, pagtatalaga, at ito yung ito yung nagdadala sa iyo na gusto mong magpabaptize sa Seventh-day Adventist, no? Paano mo nadadama o nakikita ang Panginoon na siya'y nanawagan talaga sa iyo, no? Na isang paglilingkod sa Diyos, no, sa pamamagitan ng pagtatapat sa kanyang katotohanan. No? Sa nararamdaman ko lang po na gusto ko pong para pong may tumutulak po sa akin na pumunta po doon sa sinasabi niyo po na magpabinyag po ko doon, but kasi po parang may tumutulak po talaga sa akin na na ito po yung tamang reliyon na ibinibigay po sa akin. Oo. So, nadadama mo talaga? Nararamdaman ko po na ganun. Oh, praise the Lord. No? Sa palagay ko, ito yung gawain ng banal na espiritu sa ating buhay. Narinig ko yung sinabi mo kanina, parang mayroong nagtutulak sa iyo. Opo. No? Na ito yung binibigay sa iyo, nadadama mo na ito yung tamang relihiyon ng Panginoon sa huling araw. At ako'y nagpapasalamat sa ating maiksing interview, ating pagtutunghay sa isang kapatid natin na nanonood sa Saudi Arabia, no, sa Dammam. At ang kanyang pangako sa akin na at hindi lang sa totoo lang, hindi lang ikaw ang nangako sa akin. Mayroon pang dalawa na taga Cebu, no, yung taga Cebu, ang isa Katoliko din. Uh-huh. Last Sabat nabibinyagan na siya at nagpapadala lang siya ng ng pictures, nag-send lang siya ng picture. Apat silang nabibinyagan na magkakasama, pero siya lang yung nanonood sa akin doon naman. Naman hindi siya sa Saudi, dito naman sa Abu Dhabi siya. No, last Sabat ay nabinyagan na siya sa Cebu. Magallanes ata yung lugar nila sa Cebu. Pero yung isa pa nating sa Cebu, taga Santander, ay umuwi din at nabibinyagan din last year pa. No, okay lang, hindi na rin nakadaan dito, pero nagpapasalamat ako sa iyo na medyo malayo ang Taytay Rizal, no? Pero yung pangako niya na makita ako personal, oh, at hindi lang personal, nagkakaroon tayo ng interview,
no, spot interview ito. Nagugulat nga siya na nagkakaroon tayo ng interview, hindi niya ito pinaghandaan. Pero ako din nagpapasalamat sa ating viewers, no? At lahat ng naalala ko kasi sa si Jesus Christ. Kapag mayroong pananampalataya, hindi niya ito pinalampas na ano, walang halaga. Naalala mo ba yung habang naglalakad ang Panginoon para pagalingin yung batang 12 years na namamatay, binuhay niya yon. At habang sila naglalakad, inaabangan siya ng babae na nagkakasakit sa 12 years na pagdudugo. At sabi niyang babae, pag mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Yun yung pananampalataya ng babae. No, nang dumaan ng Panginoon, pinagsikapan niyang mahipo yung laylayan. Nung nahipo niya yung laylayan, nadadaman niya kaagad yung daloy mula sa laylayan ng ating Panginoon na gumaling yung kanyang karamdaman. At alam mo, si Jesus Christ lumingon. Sabi ni Jesus Christ, mayroong humipo sa akin. No? Yung babae, ang layunin niya, hihipuin lang niya yung laylayan. At pagkatapos, aalis na siya. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, hindi niya ito pinadaan na hindi mapasalamatan, hindi niya makumintuhan ng isang pananampalataya. At ito po yung layunin ng ating programa. Kapag mayroong mga tao na nahipo ng Panginoon, na babago ang kanilang buhay, hindi po namin ito palampasin na walang interview. Katulad sa iyong karanasan, na isang viewers lang, nanonood lang sa YouTube, no? Pero nadadaman niya ang programa ng pangangaral ng Seventh-day Adventist. Ito po yung seryosong programa, sa totoo lang. At ako din nagpapasalamat sa mga kasama natin sa media ministry na nagkakaroon ng bunga. Maraming mga magagaling tayong mga ano sa YouTube, yung Back to the Scripture, magagaling na mga ngaral yan. Yung pag-aralan natin, kapitulo, bersikulo, ito yung mga programa natin sa internet, kahit sa television. Pero yung aking programa, maliliit lang ito na programa kasama si Sir Win, pero mayroong bunga, nakikita ko ang mga bunga. Walang pumunta dito sa Puting Kahoy na hindi namin in-interview. At kaya nga dito sa umaga, ngayong umaga, nagkakaroon tayo ng on-the-spot interview kasama mo. At pinapasalamatan namin kayo, ang Panginoon una sa lahat, na siya yung nag-akay sa iyo. Opo. At alam ninyo ang layunin ng aming programa, kasi ang Diyos naman talaga ang tumatawag sa atin. Kapag makikita natin ang kabutihan ng Diyos, ang mga makasalanan lalapit sa Kanya. At kapag tayo lalapit sa Kanya, doon magpapasimula ang kaligtasan. Opo. At yung mangyayaring bautismo sa susunod na Sabado, no, kung hindi sa susunod, sa 13 ng May, ay ito yung pasimula na ikaw ay magiging anak ng Diyos. At ito po'y mahalaga. Pero walang lumalapit sa Diyos na hindi namin ibabalyo yung inyong paglapit. Kaya nga nagkakaroon tayo ng interview. At bago tayo magtatapos sa ating interview ngayon, pwede mo kayang ma-encourage yung mga viewers natin, no, sa buong mundo, sa Saudi Arabia, mga kaibigan mo doon. No, pwede mo silang ma-encourage na panoorin yung ating video, no, sa iba pa nating imbitahan mo sila na manood din. At pwede mo kayang magagawa mo yun sa harapan ng ating camera. Pwede po. Sige. Binabati ko kayong mga taga-Saudi at sana sa mga kasamahan ko at sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, sana subukan nyo rin na panoorin yung video na napanood ko ng sa Seventh-day Adventist. Talaga pong nakakapagbigay po ng tawag din, kaligayahan din po sa buhay dahil po nakita mo na po yung tamang daan pa para sa kaligtasan. Okay, marami pong salamat, Brother Roland, no? Si Roland Iyoy, siya po'y taga Taytay, Rizal. At ako'y nagpapasalamat sa iyong pagpunta, no? At nagkakilala tayo in person. At hindi lang tayo bilang magkakilala na magkaibigan ngayon. Magkakapatid na tayo sa pananampalataya. Opo. No? At ako na ngayon ang iyong mentor spiritual, no? Sa spiritual na nagmi-mentor sa iyo. Pag mayroon kang mga katanungan patungkol sa salita ng Panginoon, pag mayroon kang kailangan na kaliwanagan, malalim na unawa, na mayroong mga hindi ka maintindihan sa Biblia,
feel free ka na iti-text mo lang ako, tatawagan sa cellphone, ay ano, alagaan ka namin sa ano, kasi yung lahat ng lumalapit sa Panginoon, responsable namin ang inyong paglago. Responsable namin ang inyong ano, malalim na relasyon. At ito'y magpapasimula ka ng magiging anak ng Panginoon sa oras ng iyong bautismo. No? Bago tayo magtatapos, tayo po muna ay yuyuko sa panalangin at inibitahan ko lahat ng nanonood. No? Bago namin tatapusin ito sa panalangin, aking ini-invite kayo na panoorin yung ating programa sa internet. Sa YouTube, ay kung gusto ninyong mapapanood ang lahat kong video, itatype lang ninyo, June Lumingkit. At kung itatype ninyo yan, makikita na ninyo ang sunod-sunod kong mga topic. Mamimili na kayo kung anong gusto ninyong panoorin. At ipanalangin din ninyo, in-encourage ko na bago kayo manunood, hingiin ninyo ang gabay ng Panginoon na inyong maunawaan ang malalim, ang Biblia. Kahit yung mga malalim na simbolo sa Biblia, may mga topic na rin ako, yung Daniel and Revelation. Kung gusto ninyo, chapter by chapter, ay malapit ko nang matapos yan. Mayroon pang mga iilang mga chapter na hindi ko natatapos. Pero abangan ninyo kasi pagsikapan ko pa rin yon na matatapos ko lahat. At sa lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng mga sponsor natin sa buong sanlibutan, pinapasalamatan ko rin kayo sapagkat kung wala ang inyong suporta sa aming programa, ay hindi din kami makakausad. At ito yung bunga ng inyong pagsuporta sa aming programa. May mga kaluluwa na kasama ni Brother Roland, no? Katulad ni Brother Roland, ay gusto talagang makikita sa personal. Pero mayroon akong mga kaibigan na kumukontak na lang sa akin. Yung taga Mindanao, taga Cebu, o taga ibang sa, dito sa Luzon. Nagpaalam na lang sila, baptize na kami ngayon. Yung ibang nanonood, Brother Roland, sa Japan na sila nagpa-baptize. No, Sister Maurice, ay nasa International Church siya ngayon sa Japan, ay bunga din ng ating programa. At nabibinyagan na rin siya doon. Pero mayroon pa ngayon patuloy din nanonood sa Japan na ang yung iba nabibinyagan na. At nagpapasalamat din kami doon sa programa sa pag-aralan natin. Nagiging magkatuwang kami. Yung ibang nabibinyagan namin, dalawa ang pinanood sa kasama namin sa Back to the Scripture, pag-aralan namin, yung programa namin. So nagkatuwang kami ngayon sa gawain sa Media Ministry at malaking tulong. Pero kaya yung tinanong ka namin kung napapanood mo yung kapitulo versikulo, yung Back to the Scripture, no? Pero ang programa lang namin ang iyong napapanood, no? Maraming salamat. Dadako tayo sa ating panalangin, no? Salamat din sa inyong pagtunghay at naway magiging pagpapala ang programang ito. At kung hindi pa ninyo napapanood ang aming video, panoorin ninyo. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, ibabalik namin, Ama, ang papuri, papapasalamat, sapagkat hindi po ito mangyayari kung hindi ninyo kami ginagamit sa inyong programa. Ama, nandito po ang inyong bunga. At salamat sa inyong pagkaloob. At dadalhin namin si Brother Roland sa inyong paanan. Nagnanais siyang tanggapin kayo bilang personal niyang tagapagligtas at paglilingkuran. At alam ko, Panginoon, na kayo, kapag kayo'y magpapahayag na, darating kayo sa ikalawang pagkakataon, ang kapatid na ito ay sasalubong sa inyo. Pero bakit mahanda ang kanyang buhay? Dahil inyo pong pinarating sa kanya ang inyong kabutihan. Naunawaan ninyo ang pabalita sa kaligtasan. Naunawaan niya ang pabalita sa kaligtasan. At ang inyong pagmamahal kanyang nadadama. At nadadama ni Brother Roland na mayroong nagtutulak sa kanya, mayroong nag-uudyok sa kanya. Natatanggapin ang aral mula sa Seventh-day Adventist sapagkat kanyang nadadama na ito ang iglesia, tunay na iglesia sa huling araw. At amin ding pinapanalangin, Panginoon, ang mga nanonood sa kasalukuyan na hindi pa nagdesisyon. Naway ang desisyon ni Brother Roland, magdadala din ito ng kanilang desisyon. Gabay, mayroong mga ilang nanonood na hindi pa nakapagdesisyon. Nagdalawang isipan na patuloy na nagsasaliksik. Pero kapag makikita nila ang desisyon ni Brother Roland, ay maaring sila din ay magdesisyon, magpasya sa katulad ng kanyang karanasan. Pero amin ding pinapanalangin ang mga kaibigan namin na nagpasya at nabibinyagan na sa iba't ibang mga bansa. At tulungan ninyo sila, gabayan ninyo sila, ingatan ninyo ang kanilang mga buhay. Na kapag kami makauwi na sa inyong tahanan, kapag kami ay sa salubong na inyo,
sasalubong sa inyo sa langit. At alam namin na malapit na yung mangyayari, Panginoon. May mga iilan kami mga viewers na hindi namin nakakilala sa ngayon. At hindi namin nakikita personal. Pero darating ang araw na makikita namin sila sa inyong langit na bayan. Umaasa kami, Ama, sa inyong patnubay at gabay na inyong pagpapalain ang lahat na nanonood at manonood pa, na makikita namin sila sa inyong paanan kapag kayo'y mahayag na sa ikalawang pagkakataon sa inyong pagdating. Salamat, Amang Banal, sa programang ito na inyong pinagkatiwala sa aming mga kamay. Salamat din ni Sir Win na siyang nangangasiwa na inyong kasangkapan. Kung hindi sa pamamagitan ng kanyang studio, hindi namin nadala ang pabalita sa buong mundo. At inyo nawang pagpapalain ng aming programa, si Sir Win sa kanyang pangunguna at si Brother Roland. At sa kanyang pag-uwi, dala sana niya ang inyong kapayapaan. At lalo sa susunod na linggo o sa susunod na mga araw, ang kanyang bautismo amin ang matutunghayan at magiging makabilang na siya sa tunay na iglesia. Salamat, Amang Banal, sa inyong pangunguna. Salamat sa inyong pagpapatawad at pagtanggap. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.